Hi guys! Welcome back to my channel. At kung kayo ay baguhan, welcome po. So, ang video natin for today is para po magbigay ng awareness ating mga kababayan, especially dun sa mga recently nakatanggap ng text messages via WhatsApp or Messenger or any other social media account na meron daw nagpadala sa kanila ng pera from UK. But bago nila matanggap sa Pilipinas, they need to pay exchange rate fee or yung transfer fee na sinasabi. So, kung isa po kayo dito sa mga nakatanggap na ganitong message, please stay tuned and I'll tell you all about this. So, bakit ko po ginawa ang video na ito? Dahil may ilan-ilan na nagme-message sa akin at nag-comment po dun sa aking YouTube video na ginawa ko about how to send money from the UK to the Philippines. Ang mga tinatanong po sa akin is very similar na meron pong nagpadala ng pera sa akin recently from my boyfriend, from someone na I just met online, at pinadalan ako ng pera at kailangan kong bayaran ang transfer fee or exchange rate fee bago matanggap yung pera sa Pilipinas. So, kaya doon na rin po ako nag-isip na sabi ko, kung may ilan-ilan na nagtatanong sa akin, so maybe it's about time that I'll explain it further kung ano talaga yung dapat gawin at kung dapat talaga na bayaran niya mga fee na sinasabi sa kanila. So, i-discuss po natin. So, unahin po natin yung comment na nabasa ko sa aking YouTube video. Hindi ko na po i-blur yung names nila kasi comment naman po yan sa YouTube ko. So, ito po ay galing kay Jonathan po. This was 10 months ago. So, ang tanong niya is, hello, meron po bang Barclays Bank dyan sa UK? So, ang sagot ko lang po din sa kanya at that time ay, yes, meron po. So, ito yung message ni Mary Mars, 3 months ago. Hello po ate, matanong ko lang po, nagpadala ng pera sa akin ang boyfriend ko from UK using Barclays. Ang receiver po ba ang magbabayad sa exchange rate para makuha ang pinadala? So, again, at that time, ang response ko lang po is, hi Mary, may nagtanong na rin sa akin yan before and based on my experience, ang nagpapadala po ang magbabayad ng fee and as a receiver, wala kang babayaran. Hindi ko pa po na-encounter yung ganyan, so be very careful and check na legit po yung message sa inyo. So again, you know, it's all straightforward, answer din. So, puntahan po natin yung nag-comment sa akin sa, or nag-message sa akin sa Messenger. So this time po, I'm going to blur at I'm gonna hide their identity kasi nag-message po sila sa akin. But I did ask their permission kung okay lang sa kanila na gamitin ko itong conversation namin as an example. And they agree na yun nga, para rin po marami nga pong mawarningan at hindi sila maging biktima. Ito yung unang nag-message sa akin back in March, 13th of March, 2021. Dahil napanood niya po yung video ko. Pagkasabi niya nga po sa akin na meron magpapadala sa kanya ng pera from the UK at kung legit ba daw yun na kailangan niya magbayad ng exchange rate muna bago niya matanggap yung pera. So, in-explain ko sa kanya na kapag nagpapadala sa Western Union, walang fee na babayaran dahil cover na yun na nagpapadala. So, and I just again said to her, please be very careful at hindi ako magtitiwala sa ganyan. So ingat-ingat and I hope na nakatulong. And then she did say, yes, nakatulong po ma'am. Katwiran daw po kasi is malaki yung halaga nung pinadala niya na 10,000 pounds. Take note ha, 10,000 pounds. Pero hindi ako naniwala kasi nag-research muna ako at nakita ko po yung vlog ninyo. So I'm really pleased na talagang nakatulong yung aking video na I posted 2 years ago. At ito nga, sinend niya sa akin yung, so take note guys, yung naunang, yung dalawang message sa akin or comment sa akin sa YouTube ko, diba? They're both, one is nagtatanong kung meron ditong Barclays account. Then pangalawa is, ganun din, diba? Yung boyfriend niya is magpadadalan siya ng pera from Barclays Bank din. So this is the third time na ganun din, ang resibo, pinadalan pa siya ng resibo na it's coming from Barclays.
So, I'll show you what it looks like. So, ito yun. So, tandaan yun. So, in this receipt, nandito na yung Barclays Bank, logo ng Barclays Bank at Western Union. Ang sabi ko sa kanya, bakit siya magpapadala sa'yo ng 10,000 pounds? Napakalaking pera yan. So, if it is, kung ano siya, kung at that time, siguro umabot ng nearly 69 something yung palette. So, kung yung 10,000 pounds ang pinadala sa kanya, so, abot siya ng nearly 700,000 peso. So, yun yung sinabi ko sa kanya. At ang reply sa kanya is para daw makatulong at makapag-start siya ng business. Isipin mo, wow, ang bait naman itong tao na to. Then, then ang sabi ko sa kanya, no, hindi legit yung ganyan kasi papadala ka ng pera online or from the bank, hindi mo makikita yung logo na ganyan. And at the same time, hindi mo makikita yung logo nung padadalhan mo. So, pinakita niya dito, di ba, may Barclays na, and then may Western Union. Takas magkasama na yung dalawa. So, it's very like, this is so fake. Kasi ako po, nagpapadala ako ng pera sa Pilipinas, but it's never like this. At saka yan na yung recipient name, you know, at saka yung transfer method, and then yung amount, at saka yung exchange rate is in 8,000 pesos, di ba? Yan yung hinihingi sa kanya na babayaran niya before ma-release ito. Sinabi ko sa kanya, hindi mo pa ata na may meet yung guy. And then ang sabi niya sa akin, hindi pa, wala pa nga pong 1 week. O, di ba? Wala pang 1 week and he is willing to give you 10,000 pounds. Imagine, why? You know, you would ask that question. So sabi niya, friends kasi siya sa FB ng tita ko. Tapos, pinipilit niya na mag-send na daw siya. Why are you so keen? Then luckily this girl ay talagang you know, she's clever. So, you know, and I think at this sa panahon po ngayon ay kailangan mo po talagang maging mas matalino sa mga taong ito kasi kung iisipin mo 10,000 pounds, kung i-convert mo 'yan sa peso, yun na nga is nearly 700,000 pesos. Tapos ang hinihingi lang naman sa yung charge is 8,000. Imagine. Kung iisipin mo, magkano lang yung 8,000? So, kung wala akong 8,000 at meron naman akong matatanggap na nearly 700,000 pesos, so, pwede kong utangan yan at pwede kong mabayaran ka agad dyan. So, yun ang magiging mentality mo, di ba? Kasi iisipin mo, malaki yung matatanggap ko. Yung sinabi niya na nag-message sa kanya, ayun na nga, di ba? Then, after nun, this is even more, you know, nakakapanghinala. Kasi, minessage siya from WhatsApp. At sinasabi, ito yung message. Says, hello madam. Hello madam. Diba, so siya. Trying to be so posh. Tapos, and then said, I'm contacting you from the International Exchange Rate Remittance Department here in the Philippines. The money sent to you from London Barclays Bank to your Western Union has arrived. And we are with the control and we chat you making the payment for the exchange rate, you can't receive the money in your Western Union or in any of the banks here in the Philippines. So you have to pay. Yeah, take note. You have to pay a charge. And I know you already know the charge, so I don't need to tell you. Thank you. Diba? Parang antaray, diba? And sinend sa kanya yan at 1:57 PM, Pinas time. And then after about 4 minutes, so 2:01 PM, nag-message ulit kaagad sa kanya. So follow up. Your money has arrived in Philippines at your Western Union. But you can get the control until you pay for the exchange rate. Then we will give you the control number for you to claim it in your Western Union. So ito, ito mako-comment ko dito guys. Matagal na po ako dito sa UK. At marami po akong you know, ginagamit na platform sa pagpapadala ng pera sa Pilipinas because I'd like to, you know, to try all different ways. Yun nga kung paano makakatipid sa exchange rate, kung ano yung meron nag-offer ng mas magaling na, you know, mas mataas na rates. So, I like to, you know, check other platform as well. As a proof, guys, na ito is, ano, is a red flag, scam alert, guys. Kasi, unang-una, kapag nagpapadala ako ng pera sa Western Union, straight away, kapag nagbayad ka rito, makukuha mo kaagad yung tracking number o yung control number na sinasabi nitong tao na to sa Western Union mo. And the second thing is,
Kung ikaw ay pinagdagpadala ka from the UK to Western Union, so hindi na po dadaan yan sa kung ano-ano pang agency na kukontakin ka just to remind you na merong perang darating sa'yo. Diba? Ang pinadalahan nga is, let's say, kung from Barclays, tapos pinadala sa Western Union. Wala na po yung middleman na sinasabi. Ano sila? Naging middleman sila. So, kailangan magbabayad ka ng fee sa kanila kasi control, hawak nila yung control number. So, hindi mo makukuha. So, di ba, napaka-imposible lang kung iba-iba na po yung platform na, na pinagpapadalaan ko ng pera. Never ko pong na-experience yan na pababayarin ka ng extra fee for the exchange rate. Never. So, ang isa pa pong sinabi niya nga, I think I mentioned it earlier, na napakalaki daw kasi nung ipapadala sa kanya, ipapadala sa kanya is 10,000 pounds. Kaya, kailangan daw merong, transfer or exchange rate fee. I don't believe that, again, kasi nagpadala na rin po ako ng malaking pera sa Pilipinas. So, maybe not as similar as to this amount, pero it's close as. So, ang kailangan lang talaga kung magpapadala ka is obviously the proof of kung saan nanggaling yung pera mo. Pero, hindi po yan ang case. Sinasabi ko na po, it doesn't matter how much money you send over, hindi ka po magbabayad ng exchange rate fee. Nag-reply na siya dito sa Tapos sabi niya, where are you in the Philippines? Sabi, they're in Manila. And then sabi, tinatanong niya, so whereabouts in Manila. Pero iba yun na yung sagot sa kanya. Sabi, if you make the payment for the exchange rate, we will give you the control so you can receive it anywhere. And actually, sabi niya, nasa Manila sila. Pero itong number na nasa taas, na pinanggalingan itong nagme-message na to, is actually +234. Yan yung pinaka-number. So, tingnan ko kung saan yung country na yan. National number yan, di ba? Isa pa yan. So, sabi nila, so ang exchange, ang reason nila is bakit WhatsApp ang ginagamit nila is because they contact so many other people. Of course, you will contact so many other people, di ba? Tapos, eto na, can you make a payment to our local bank account or use the Palawan pawn shop? And then, so, how can I know if this is legit? Sabi niya, at sabi naman ito, oh sure, it is legit, 100%. Of course, you're going to say that because you want to convince the person na legit yung pinagsasabi mong, panluloko, di ba? You have to, make them believe. So, I don't know what happened there because there was there's a big gap after that. And then she said, can I know your company name? Tapos ang sabi nito, it says, I work with the Barclays Bank Limited. So, where is that? I mean, meron bang Barclays sa Pilipinas? So, I don't really know. Una, di ba ang sabi niya? Eto na eh, nagmi-mix-mix na eh. Hindi na alam yung detalye yung pinagsasabi na itong tao na ito eh. So, una, di ba sabi niya, I'm contacting you from the International Exchange Rate Remittance Department here in the Philippines. So, how come all of a sudden sinasabi niya that he works with the Barclays Bank Limited? So, I think itong tao na ito, dahil sa pang-i-scam niya, hindi niya na alam kung yung sinasabi niya. Sabi niya, I can't send the money, so we meet in person. Tapos sabi niya, ang sagot nitong tao, all right then, if you wish to lose the money. So why can't she meet you in person? Why can't she go into your office to give you the money? Obviously, they're trying to hide, isn't it? Para hindi mo makita yung itsura nila. Kaya, they don't want to meet you in person. At, then, syempre, it went too far na, at, minura niya na tong guy, or itong tao na to. Then, he said, wow, thank you so much. So, anyway, it goes on. And, then, hanggang sa sinabi niya na nga na, I searched online, sarado na yung banko na yan. Ano ba sabi niya? Sorry, I don't work in a bank. So, what is it then? First, contacting her from the International Exchange Rate Remittance. And then next, sabi niya, I work with the Barclays Bank. And then next, when she said, I've searched online, sarado na yung banko na yan. So then he said, no, sorry, I don't work in a bank. So what is it then? You do or you don't? And then where exactly are you calling from? Ano ba talaga totoo? Diba? Tapos yun na nga, sinabi niya, look, I don't care about the money.
but the people just want to get the money and scams for others is so unfair. So which is true, and you know, big thumbs up for this girl na talagang, you know, she was so brave. And actually, natuwa talaga ako na itong, you know, she emailed me or she messaged me on Messenger at nagtanong talaga siya. Kasi nga, obviously, you know, she is clever than the, you know, than the scammer. Tapos yun lang kasi sabi niya na, yes, you're a scammer, ganun-ganun. Tapos sabi nitong reply sa kanya, I pity you because you told me you were poor. But I see now that you want to lose a great opportunity, but that's not a problem, okay? If you lose, you lose. If you gain, you gain. That's the life. Many people think that everybody now is a scammer. It's alright then. Well, the thing is not everybody is a scammer. You know? Kasi hindi ko sinabi kung everybody, well, I'm a scammer. No, you know, and this girl is a scammer. No, not everybody is a scammer. But there's a lot of people, you know, choose this path na maging scammer. And as you know, this girl said, it's so unfair na mag-i-scam ka ng tao ng perang pinaghirapan nila. And so that's it. That's what I said. I'm really pleased na talaga nag-message sa akin, and you know, I'm glad na hindi siya pumatol na inganyo sa ganung malaking pera na isasabi sa kanya ipapadala. Imagine, kasi sabi rin niya, wala rin naman akong pera ipapadala. O diba? So, minsan hindi rin. Kailangan po rin talagang mag-isip. You need to think for yourself talaga na dahil dyan, you know, we are sharing this experience at I thank you for, you know, messaging me, and now, we hope na marami po tayong matulungan at makapag-avoid na maging victim. So, may isa pa pong nag-message sa akin. Ito nga po yung recently. Siya na, ito po yung reason kaya ako talaga ginawa na tong video na ito. Ngayon parang nalang ako, uy, bakit parang medyo may another, you know, message na naman. So, ibig sabihin, it's still going on. Diba? So, ito yung message sa akin. The same thing. Nag-message po siya sa akin kasi napanood niya yung aking YouTube vlog. And she wants to know kung it's necessary to pay 10,000 pesos fees for the money bank transfer that's worth $2,500. Take note. In dollars. So, nag-response naman din ako kaagad sa kanya, and I said, hi, thanks for watching my video, and do you mean may magsisend sa'yo and they asking you to pay for the transfer fee? If so, no, that's not right. And kasi yung magpapadala ang nag-shoulder ng fees, hindi yung pinadadalhan. At napakalaki naman niyang 10,000 10,000 pesos na fees. This is the funny thing, yeah. This is why we know this is all a big scam. So, ang sabi niya, nag-message din sa kanya yung bank manager. Yung bank manager niya na kailangan ko daw po na magbayad ng 10K to appear immediately daw yung pera na na-transfer sa account niya. Sabi niya, prepared din po ba, ma'am, if automatically I deduct na lang po doon sa pera, yung pinadala po. Para pag na-transfer na po sa akin, bawas na po yung 10K. O diba? Mautak din siya eh, diba? So in a way, you know, that's not a bad idea. Kung talagang may pera kang kukunin, diba, ang laki-laki nung ine-expect mong pera. So I'm not sure, how much is that 2,000? I-search ko yung rate nung ano na yan. So, it's not a bad idea, di ba? Na i-ask mo yun. Total, malaki naman yung matatanggap mo. Di bawas mo na yung 10,000 doon. Tulad nung kanina, ang ganun din, di ba? After nung sinabihan siya nung nagpadala from the UK, may follow-up message. Actually, yung follow-up message na yun ay nanggaling din sa WhatsApp. So, ito na nga. Yung sinabi ko sa kanya is, I'll be very careful sa mga ganyan. At meron na rin ibang nag-message sa akin asking the same question again. Kung ako ang magpapadala, walang fees na babayaran. And walang fees na babayaran ang pinadadala. Sabi ko sa kanya, yes, itry mo rin sabihin na ibawas yung isa ipapadala mo yung fees. And I bet you, hindi papayag. And why would the bank manager bother and message you? You know, bank don't do that. So, which is true, guys. Hindi po magme-message, hindi ka pag-aaksayahan ng bank manager to tell you na merong, you know, waiting na funds sa'yo sa banko nila. You know, it's so wrong. And also,
Then yung sabi ko, also, I ask mo rin, and what is the reason? Do you know the person? So sabi ko, marami ng scams ngayon, so please be very careful. Tapos yun nga sabi niya, kaya nga ma'am, niya, he's my boyfriend po. Kasi diba tinanong ko, bakit ka pa dadalahan? At si, what is the reason? And if you know the person. So yun ang pagkakasabi niya, is boyfriend niya. Tapos, actually, he's my boyfriend po, and yun din po iniisip ko, kaya di po agad ako nagre-respond kasi baka nga ma-scam din po. Di ako po sana mag-doubt sa kanya pero iba po napifeel ko kaya di po ako gumagawa ng action to pay the charges. Which again, you know, if you've doubted something at nag-suspect ka, di ba? Pag kinutubang ka na at may ganyan, trust your instinct, sabi niya. Sabi ko sa kanya, check mo rin sa iba. And usual, dahil sinabi, padadalan siya ng $2,500. Kaya, syempre, usually dollars. Ang unang pumasok sa isip ko is yung galing sa Amerika yung boyfriend niya. So sabi ko, nasa Amerika ba siya in case iba yung pagkapatakaran doon? Sabi niya, nasa UK din po siya, ma'am. Kaya nag-ask din po ako sa iba, automatically na din po mababayaran yung charge ng padadalahan po sa akin. Kaya nag-confirm po ako sa inyo kasi nasa UK din po kayo. So, another red flag, scam alert. Kasi, kung galing ng UK yan, bakit dollars ang ipapadala sa'yo? So, I'm not sure. Ang currency is dapat pounds, di ba? Tapos, usually, exchange rate na yan eh. So, hindi ko naiintindihan bakit, you know, laging pagka sinasabi sa kanila is in foreign currency pa. Kasi kung tatanggap ka, hindi mo naman matatanggap as a foreign currency. Tatanggapin mo yan as in peso. Kasi sa Pilipinas kay, bakit ka tatanggap ng foreign currency? Then niya rin sa akin, yung sinend sa kanya nung manager. But just to make it look, yung mobile number nung galing, just to make it look like, you know, it's a real thing. Galing po siya, ito ay plus 44. Yan po yung country code dito sa UK. So just to make it believable, isn't it? Tapos itong sabi, ang message sa kanya is, good day, madam. Good day, madam. They so used, you know, calling you madam. And I'm Mr. Abdul. Abdul, where are you from? You know, Mr. Abdul. Sorry, ang arte. I'm Mr. Abdul from the Money Lodgement Service. $2,500 has been transferred to your account by Mr. And then she blurred out the name. And you have to pay 10,000 Philippine pesos before the money appears immediately. And then, Madam, we await your response. And then, so, ang sabi na ang reply naman niya is, can you automatically deduct the 10,000 pesos that you've sent me, sir? Because my aunt told me that the sender will be the one who's gonna pay for the charges. So, you know, this girl is so clever, and I'm so, you know, thankful at talagang nag-check siya, at, you know, she asked me about it, and she asked other people as well, not just me. So, bakit natin yan masasabing mga scam? Kasi yun na nga sinabi ko una, yung unang-una, hihingi sila sa'yo ng fee bago mo matanggap. Sa papung proof guys na talagang hindi ka nagbabayad ng fees sa Pilipinas mula dito sa UK, eh, ako na po ang mag-ano kasi meron po akong mga account sa Philippines. So, meron po akong BDO, meron akong PNB, at gumagamit din ako ng coins.ph. So, papaano ko pinupondohan yung mga yan is habang ako'y nandito. So, normally, pinupondohan ko po yan para magbayad ng bills at kung bago ako umuwi ng Pilipinas. So, kung halimbawa magpapadala ako ng pera, halimbawa ngayon, inuunti-unti ko magpadala ng pera sa sarili kong account. Kasi ang ginagawa ko, from ilalagay ko sa account ko sa Philippines, sa PNB, and then yung account ng nanay ko kasi is PNB. So, dahil may online banking ako sa Pilipinas, so yung from PNB account ko, ako na yung nagta-transfer sa account ng nanay ko. So, nauunti-unti ko. So, imagine kung ako ay wala sa Pilipinas at meron kang babayaran, at kung meron na totoo nga yung sinasabi lang na meron kang pipick upin, na or meron kang babayaran muna na fee,
'di ba, paano ko gagawin 'yun kung wala ako doon? 'Yun nga, yung mga gusto itulong sa iyo na pera is yung malalaki talaga, yung amount. So parang alam mo kung bakit? Kasi para ano eh, may yung parang panghikayat ba or pang ano nga naman, 'di ba? Kung maliit lang yung isasabihin nila sa iyo na pinadala sa iyo, 'di ba? Hindi ka mag-interest. Pero dahil malaki yung sinasabing amount na ipapadala sa iyo, parang isipin mo, wow, naka-jackpot ako nito kasi ang laki ng ipapadala sa akin. Isipin mo kasi nga, kung may hinihingi ngang fee, tapos ang laki naman ang matatanggap mo, you know, it's nothing. Pero hindi nga kasi yan ang case dito eh. Diba? At sabi ko nga po, it doesn't matter kung gano'ng pakalaki yung pinadala mo. At ako po, from my own personal experience, ilang beses na po ako nagpadala ng malaking pera sa Pilipinas. At hindi ko po na-experience yan. So, napakagaling ng tactics nila, pero guys, we need to be really clever at mas maging matalino pa tayo sa mga taong yan. Kaya mag-isip po tayo, ask the question, parang hindi naman kapanipaniwala na bakit ako bibigyan nito, diba? At nagdududa ka kaagad. So, ibig sabihin, yes, there's something wrong about it, diba? It's not legit. So, and then next is, yung nagpa-follow up ng text from using WhatsApp. Again, guys, well, firstly, guys, ang any bank, any remittances na ano ko, na pinadadalan ko, never po yan na magbabother at magme-message sa inyo personally. Kasi unang-una, you know, sabi ko nga po, yung sender, sasabihin nila, ito na yung tracking number, puntahan mo na yung ano mo, yung pera doon to collect. Wala na pong ano yan. At saka pangalawa, kaya lang po ang mga yan ay nagme-message at so eager to message you. Kasi meron sila makukuha sa'yo eh. Diba? Yun lang yun. Pero, diba, it's in a way, that is a genuine na ano talaga. It's not their problem to chase you. You wait until we come and collect it. Hindi yung ikaw pa yung magme-message na, you know, tapos kung yung sinasabi ng anong tao na we meet in person, kung saan sila sa Maynila, diba hindi siya nagbibigay ng detalye? Ako, ang Western Union, they would never, you know, hold or keep your tracking number. Automatic po yun ibinibigay sa sender. So I don't understand kung bakit meron pang third party na kailangan mag-i-issue ng tracking number. So it's never the case. Kaya wag po kayong maniwala sa mga ganyan. Another big you know, red alert ay yung paggamit nila ng logos. So, not everything na pinapakita nila, although may logos, is legit na. No, hindi po yan. Kasi, unang-una, bakit mali? Diba, as I mentioned earlier, pinagsama nila yung logo ng dalawa eh. Una yung pinag-anohan, yung pinanggalingan ng pondo, and then kung sino yung padadalahan. Kung may resibo man ibibigay sa'yo, usually, ano lang yan eh, parang blank paper nga lang yan eh. Kasi, pipilapan mo, and usually meron lang maliit na logo ng galing ng bangko. At kung sa Western Union ka nagpadala, magpi-fill up ka ng form. Kung pumunta ka ng Western Union dito, magpi-fill up ka ng form. At tapos, makikita mo lang yung Western Union. At kung ako naman, ganun din. Kung magpapadala ako, kung titignan ko yung resibo sa ano ko, sa online banking ko, wala ka pong makikitang logo niyan ng magkatabi yung ano, ng Western Union, at saka express all of a sudden nag-change yung reaction nung kausap mo, 'di ba? Na parang nagagalit na sila na ano na, oh, it's your loss. Akala ko ba you're poor, blah 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 ganyan. So if you're a manager and if you're ano, 'di ba, you act professionally. Bakit all of a sudden you're judging the person because she's poor? Anong pake mo naman kung poor yung tao, 'di ba? It's not your business, you know? Kung napansin niyo, 'di ba, yung nagpapadala ay from the UK, mga boyfriends. Boyfriends nila, di ba? Boyfriend. So, I think, guys, based on that, unfortunately, pwede na po natin i-consider na ito ay isang party ng love scam. Isinurge ko po siya. Yung love scam, sabi nila, dating websites muna, nagmi-meet most of the time, and then you chat privately. So, hindi na kayo mag-chat sa dating website. Hindi na kayo mag-chat doon. So, hindi na kayo sa personal na kayo. Pero, ang tanong ba, itong boyfriend ba na sinasabi nyo? Yung isa nga, di ba? 1 week pa lang. Eager na kaagad na magpadala ng pera. Wow, you're so rich, ha? Sana all. Na-eager. Pero, hindi ko naman sinasabing, you know, ang mga puti or ang mga foreigners dito na ano ay, kuripot. Pero I'm telling you guys, ang hirap kitain ng pera, especially during pandemic. So you think
they're just gonna give you the money away just like that. I don't think so. Nakapag-video chat na ba kayo? Or puro chat lang? Ang sabi nga nung iba, yung mga yan hindi nakikipag-chat online. I mean, hindi nakikipag-video chat. Ang ano lang yan is, kung makapag-video chat man daw, is very quick. So, hindi mo talaga makikita kasi they're camera shy daw, blah, 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 all this rubbish. So, you know, at saka isipin mo, no, kung ikaw ay keen ka magpadala sa akin ng ganito kalaki, di ba, mas magiging keen ka rin na makita mo yung sino yung padadalan mo, di ba? Kasi kung you are, you know, willing to give that much money. Ba, syempre, tignan mo rin naman yung gusto mo rin makausap yung tao at makita mo siya, you know, on the video chat. Before kong ginawa itong video na ito, nag-ask din ako ng questions sa aking mga, you know, family and friends na also based abroad. At para to give you further proof na talagang hindi po yan totoo yung mga message na yan na kailangan magbayad ng fee. So, I'll show you ito po. Basahin ko po yung mga comments. Kasi ang tanong ko po dyan is, I just want to know kung same din po sila ng experience na walang babayaran. So, yung iba, nag-reply po sa akin, they're not from the UK, but most of the people, so unahin ko po muna lahat ng nag-comment sa Facebook ko from the UK. So, again, thanks everyone, guys, sa mga, yun, sa aking relatives, sa aking friends na nag-response dito sa comments ko. So, shout out to everyone. Meron din iba na galing sa ibang bansa at yung iba rin, sila naman yung nakaka-receive ng pera sa Pilipinas. So, which is really good. So, just to prove the point talaga, guys. So, this message or comment, it was from my kumare. Ang sabi niya is, you know, she sent by Remitly and they get it in Cebuana or GCash and I pay the fee. I see how much they will get and I also get the confirmation once they got the money, they don't pay anything. So, that's one. So, pangalawa is, ito po yung classmate ng nanay ko and she's also a vlogger. So, I'll put her link below yung channel niya po para, you know, if you want to follow her as well. Or, so, ang message niya po ay, wala silang babayaran kung anumang exchange rate na ginamit at sa resibo yun makukuha. So, try kabayan, WorldRemit, online lahat, PNB lahat yan ginamit ko. Wala nang bawas. And this is so funny what she said. Budol yun kung babawasan pa nila. O, diba? So, yes, it is true. Budol yun. Budol yan kung may bawas pa yan, diba? Kasi yun na nga eh. Sabi ko nga, we cover the fees in here. Wala nang babayaran ang tatanggap. So, pwede ka magreklamo sa pinadalhan mo dito sa UK. But the thing is, kung hindi nga yan legit, how are you gonna complain, diba? And, or actually, you don't complain, but actually, kung makakatanggap po kayo ng mga ganyan, report it. So, diba? At ang pangatlo is from Ate Deli. She's also my friend and my kapitbahay here. Ang sabi niya, PNB only charge here in the UK. So, it means wala na nga pong babayaran sa Pilipinas. At ang ito naman is my kumare in the Philippines. At she's my childhood friend back home. At kinonfirm niya na actually meron siyang Venan based in London. And ganun din. Pag pinadadalan siya, yung BDO magpapadala naman sa MD Willier. So yun. Then clear na nilang matatanggap. So, aside from sa mga nag-comment dito, meron yung nakausap ng mga friends ko na nandito. Shout out, May. So, I just can't remember kung anong paraan na ginamit nila. Pero, yun nga po, kinonfirm din nila sa akin na wala pong binabayaran na fee yung mga mga beneficiaries nila. May mga nag-comments po sa akin ay itong aking brother, si Ronald. At, yun din ang comment niya. Normally, yung sender ang magbabayad ng fee. Kaya nga may charge ang kada padala. O, di ba? Maniwala ka sa sinasabi ng aking kapatid. He knows that too. Dahil isa rin po yan sa, you know, frequent sender sa Pilipinas. So, kaya alam niya po yan. And then, yung next one po is Ate Lynn. At ang sabi niya is, depende kasi sa remittance center. So, sila po ay nasa Middle East. So, ito po yung tatlong babanggitin ko. I think they're all in the Middle East. Ang sabi po niya is, depende sa remittance center. Kasi sa kanila daw, pag nagpapadala siya, may charge na doon. And then, pagdating at pag-pick up sa Pilipinas, may bawas pa yung pinadala. So, take note,
may bawas, pero hindi ibig sabihin pupunta doon yung beneficiary mo at magbabayad, di ba? There's a difference. Eto, binawas na doon sa pinadala. Pero ang tinanong ko kasi yun, sabi ko, para saan yung bakit binawasan? Is this to do with the rate at that time? Sabi niya, no, it's not to do with the change of rate. Sabi niya, wala pa naman sa 200 ang nababawas. Tsaka kahit magkano ang ipadala niya, 200, less than 200 yung nababawas. So, it's not too bad, di ba? So, and then, yung ito naman, classmate ko nung elementary, shout out, Leia. Ang sabi niya, dito pag nag-send siya, magbabayad siya ng charge. Then, pag kinuha ng receiver, may charge din na madededuct sa amount ng remittance. So, it's similar. Ang ginagawa niya is from online banking siya. So, from bank doon, and then to Cebuana Remittance Center. So, yun ang sinasabi niya. Classmate ko rin ng elementary ay si Mina. And she's, sabi din niya, dito meron. So, ginagawa ko, binabayarin ko na lahat ng charge para wala nang kakaltasan sa Pilipinas. Kasi lahat ng nila eh, lahat ng terms na ginamit nila, kakaltasan. So, hindi ibig sabihin, yun na nga, binababawasan nila dun sa padala, pero hindi ibig sabihin yung tatanggap pa ang magdadala para magbayad, di ba? So, yun. And then, si Angelita, hello Angie. And yun din ang sabi niya, ang comment naman niya, she's from Singapore naman. Sabi niya, pag bank to bank, ang transfer mula Singapore Bank and then Pinas Bank, ang ano, walang bayad. Pero kung money remittances, meron. At walang bawas. Pero pag bank to GCash, walang bayad dito, pero Pinas may kaltas. Ah, okay. Kasi usually nga, pag bank ka nag-transfer, wala nga naman bayad yun kasi ano. Pero, yeah, that's new. Dahil may kaltas kapag ka GCash mo siya. So, okay, that's different. So, yan yung mga nagpapadala. So, then may mga nag-comment din, guys, yung sila naman yung tumatanggap. So, one is my uncle. So, ang sabi niya, wala ka nang babayaran pag nag-send ka kung magkano padala mo buong makukuha dito. And then, sabi ko nga kung saan nila kinukuha yung padala. So, sabi nila, kinukuha nila yan from either ATM or minsan sa Palawan. And then, the same thing, walang bawas. So, buo nilang, walang charge. So, lahat yung buo nilang nakukuha yung panadala sa kanila ng anak nila. So, yung anak naman nila ay from Dubai. So, yun naman, iba rin yung ano sa Dubai, no? Comment naman from my cousin, sabi niya, dati daw meron, pero parang 3 months na yata yun na wala ng ano, binabawas na tax pagkuha ng padala sa Western. So, yun guys, di ba? So, as I've said, ang mga comment ay kinakaltas. So, hindi ikaw ang magbabayad. So, kinakaltas ang sa padala mo, and most of the time, especially from the UK, wala pong bayad at walang kakaltasin, wala rin pong babayaran yung beneficiary. So, yan po, malinaw po yan. And I really hope nakatulong po yan. So, I quickly mentioned this, guys. So, kung ano yung mga paraan at para nyo maiwasan yan. Again, think, guys, kung may biglang nagme-message sa inyo at hindi nyo naman yung kakilala, mag-isip po kayo na mabuti, bakit? At tanungin nyo rin po ang sarili nyo, bakit? Diba? Kahit nagana po ka-generous ang tao, hindi po magpapadala ng ganyang kalaki ang tao. Especially, they don't know you. Di ba? Pamilya mo nga eh. Minsan ang hirap-hirap mo pang padala ng ganyang kalaki eh. Yung hindi mo pa kaya kakilala at yung hindi mo pa namimit. Ma-avoid nyo po, huwag nyo na pong replyan, huwag nyo na pong tatawagan, at most especially, huwag po kayong mag-click ng mga link sa pinapadala sa inyo. Recently, actually, I know this from my bank. Although I did say na ang bank ko po hindi magme-message sa inyo personally, pero yung bank ko po, this is actually from the Philippines. Pero ang tinetext naman po sa akin is to make you aware. So recently, itong tinext sa akin ng PNB. Kasi, sabi ko nga po, ang bangko ko sa PNB is naka-online banking po ko doon. Kaya every time nagpapadala ko ng pera, nare-receive ko yung authorization dito. Warning na sinabi sa akin, ang PNB ay hindi magpapadala ng email na may link para i-cancel ang inyong transaction or i-deactivate ang inyong account. Report scam, activities sa ganitong number. So, yan lang yung nare-receive ko na text galing sa aking bangko.
And usually, yun nga, yung OTP, or para i-authorize yung ipapadala kong pera. At kung sasabihin nila, kung hindi ikaw yan, please call and report this. Pero I know it's me, kasi, you know, I'm doing it online. So, yun yun. And then, pangalawa, do not give away your personal details. Address, your number, you know, and your bank, you know, kahit na pang personal details, guys. Do not give them away. Tulad nung ginawa nung mga, yun, mga nag-message sa akin po, they did their research, nagtanong po sila kung tama ba yan. Siguro ganun na iniisip ng mga scammer, na siguro yung mga yan, hindi yan mag-share, magkukwento sa mga kaibigan, or magtatanong. Kasi, ano, gusto nilang sikretohin na meron silang matatanga para walang makihati sa kanila. So, guys, kung ayaw nyo mang ikwento sa mga kapamilya nyo, friends, mag-search po kayo, mag-ano kayo sa YouTube, and then mag-comment po kayo doon. Because, like, you know, and I'm sure yung mga nag-post ng video sa you know, sa YouTube, they are, you know, willing to help you as well and answer your question. So, yeah, do your research, guys. And ayun nga, kung kayo ay nagsuspect na merong mali, ibig sabihin, yes, maybe in most cases, you know, kutub-kutub lang yan, pero diba, mabuti nang, you know, na kinutuban ka and you follow your instinct na merong mali, kesa yung, you know, inignore mo yung kutub na yan, yung suspicion mo, at, you know, nagpa-ano ka pa rin at nagbigay ka. In a way, I'd rather be poor na kesa naging ano ko, mas naging poor pa ako, dahil yun nga, ipinamigay ko yung pera ko na 8,000 or 10,000, ano man yun, diba? So, anyway, guys, I've gone on too much, and I really hope na nakatulong po itong video na ito sa inyo. Please share this video sa mga family nyo, sa friend, and kung nakatulong po itong video na ito, guys, you know, please click like. And kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa akin channel, please subscribe to my channel. And thanks again, guys, for watching. And hope to see you in my next video. Thanks, guys. Bye-bye.